What is up, B-Fam? Happy, happy Monday. This Monday, we are celebrating me. Actually, not just me and Shai. Because today is National TV Talk Show Host Day, and it's a great time to appreciate talk show hosts who have really entertained us for years with their clever banters and humorous timings din natin as well. So make sure to tune in and celebrate with me and your favorite host, your boy next boy, VJ Miranda. Kaya naman samahan nyo ako tumawa, umiyak, at mag-inspire ng mga stories natin with you, mga B-Fam. Only here on The Place to Be. Be happy, be you, be RGY. B-Fam, I genuinely believe that I am the happiest talaga. Sobrang happy ako kapag nag-work dito mismo sa BRGY. And di lang dahil araw na ganito ngayon na we are celebrating yung mga hosts natin sa mga talk show. Kasi everyday, I get to really meet new people, try new things, and most of all, make our B-Fams kayo. Kayo mismo, napapasaya ko. And however, most people feel more free and at peace when they travel. Pero bakit nga ba kasi? Is it the thought that they finally, kumbaga, they're getting that ideal shot sa mga tourist spots na yan? Or is it the never-ending supply of new food? Ako, honestly, kaya rin ako nag-travel for the food also. Is it meeting new individuals from exciting places? O baka naman, there's something far deeper that keeps us coming back for more. Ako, in my opinion, aside from food, nag-enjoy ako talking to other people, knowing their culture. Recently, I've been to Thailand. Nag-enjoy ako kasi yung mga tao doon. Sobrang bait. And sa tingin ko, meron pang tamang tao na mas makakasagot ng mga questions ko na yan. And our guest for today is the embodiment of what it means to live freely. So let's hear the adventurous story of this G-Pinoy from Singapore. It is now time to speak out and say it. Kaya naman, joining us today is an IT programmer from Singapore, and despite his busy schedule, he still finds time to do his passion in free diving and traveling. Pero paano nga ba niya nahilig ang hobby na ito in the first place? Kaya naman, we can't wait to hear all of his stories. Kaya naman, welcome na po natin siya, ang ating G-Pinoy na si Mark Ybarra. Welcome to BRGY. Hello! Ayan, mag-hi ka naman sa mga B-Fams natin watching us all over the world. Hello sa inyo! So, I want to ask una sa lahat kasi nabalitaan namin na nasa Pinas ka daw ngayon, but you're flying back to Singapore agad-agad bukas. So, ano yung ano? Pinunta mo pabalik dito sa Pilipinas? Freedive kami sa Mualbual nitong nakaraang linggo. Okay naman. Sobrang dami ng sardines doon. So, later on, mas pag-usapan pa natin yung freediving journey mo, pero para mas mapag-usapan natin yan, especially yung interest mo when it comes to traveling, we're going to play a simple game. Tatawagin natin itong Guess the Jumbled Word. So we just have to rearrange the letters and guess our mystery word. So, game ka ba dito? Oo naman! Alright, we're G. Kaya naman, let's check ano nga ba yung first word natin. The word is IT programmer. IT programmer-ish. As we mentioned nga, IT graduate ka, and you work here in the Philippines as an IT programmer then for 3 years. So, kamusta naman yung ano industry na IT or especially software development for you here in the Philippines? Okay rin ha. Kasi medyo competitive din yung salary dito sa Pinas. Medyo nagagawa mo pa yung mga gusto mo talagang gawin. So I wanna know, ikaw, ano yung reason mo ba't ka nag-take ng IT? Nung high school ako, meron akong dalawang awards. Best in computer at artist of the year. So parang mas pinili ko yung computer kasi parang syempre, innovation. Parang yung mga ibang trabaho marireplace ng AI. So, papunta, yung future papunta doon. Yan ang ating first word, which is IT programmer. Now naman, let's move on to our second word. Saudi Arabia. Saudi Arabia! So, from the Philippines, before ka nag-work dyan sa Singapore, you also got an offer to work in Saudi Arabia naman. And you were only, grabe, 23 years old that time. So, ano yung, I can imagine, no, parang 23 years old, pupunta siya sa ibang bansa na hindi ka super familiar with. Ano yung mga challenges na na-face mo dun? Mas pabor sa akin na, alam mo yun, i-take yung opportunity na yun kesa mag-enjoy. So, parang feeling ko mas naging right choice yung nangyari. Meron bang mga memorable naman ng mga business trips na parang yung talagang nag-enjoy kang tin-travel mo rin? Siguro na-amaze ako sa pagkain.
tsaka sa lugar. Pero yun na nga, yun yung buong story mo when you travel to Saudi Arabia na may konti ka ba? I can imagine, kasi 23 years old, parang you're at the right age to try new things and at the same time, too young also na parang ready na ba talaga ako to actually face these challenges. Pero ang galing kasi you powered through eh. And then, now you're in Singapore naman, di ba? So, ay, ngayon actually, sa Pinas ka pa nga eh. Pero, check natin yung ano pa natin. Sobrang third bird pa tayo. Sobrang ganda ng sunset sa Saudi Arabia. Tsaka yung dates nila, malayo sa lasa ng dates na nakakarating sa atin. Matake ka ba ng photos and videos during that time? Ah, hindi pa. Pero, alam mo, may ano, yung Instagram era pa nun, parang sobrang filtered pa ng ano, ng mga pictures. Alam mo, parang DS ko yung ginagamit nila. Yung era na yon. Pero ayun, we moved from IT programmer to Saudi Arabia. Next naman, ano nga ba yung next word natin? Sobrang linis na itong bansa nga ito, Singapore. So, as what you mentioned, you're now working as an IT programmer in Singapore. Kung sa Pinas, 3 years, dito naman, 5 years na. So, what's the difference between living in Saudi versus Singapore? And ano yung mas favorite mo so far? Ang layo ng culture eh. Yung Singapore, medyo, alam mo yun, karating bansa lang natin eh. So, yung culture nila, alam mo yun, medyo hindi nalalayo din sa atin. Pero, as ako kasi nung nag-visit ako doon, ang ganda talaga ng Singapore eh. Sobrang linis, maliit lang, transportation-wise, ang bilis magpumunta from point A to point B, kahit anong station. Magkakalapit lang din naman lahat. And like what you mentioned, pag morning, pag makikita mo marami nagja-jog, nagba-bike. Marami rin nagba-bike dyan as well. So you can really see, the difference. Bakit mo na-decide dan pala from Saudi moving to Singapore naman? Actually, yung first choice ko talaga, Singapore, kasi parang sa Asia. Siya yung, siya yung US. So parang, parang siya yung medyo aman sa Asia. Parang, syempre, medyo malaki din yung salary doon. Pagdating sa IT, yun. Kaya, nung napunta ako sa Singapore, mas maraming travel na. Tsaka if you want to travel, kung nasa Singapore ka, parang ano yun eh, cultural hub si Singapore eh. Pwede kang pumunta sa iba't ibang bansa agad-agad from there. Japan, malapit lang din. Korea, Indonesia, Bali, ayan. Super lapit lang din ng lahat. So, perfect spot, ideally nga, ni Singapore. So, actually, B-fam, feeling ko tuwa tayo masyado when it comes to traveling ngayon and hyping up Singapore also. So, ngayon naman, B-fam, we now know kasi where Mark's interest in travel really originated and how he made sure to live in his own terms as well. But up next, let's explore places he was able to visit as an avid traveler naman. Uy, very exciting. Lahat ng yan, pag-uusapan natin sa pagbabalik ng Brgy. You think you're better than mother? Everyone wants to be like me. This is really so much bigger than you and me. Gusto ko lang makita ng mundo kung sino talaga siya.